Magandang araw, Diarista. I'm Sean Cubriros. At sa video na to, papakita ko sa inyo paano mag-apply ng sanding sealer using a spray gun. Ang gamit nating sanding sealer ngayon ay Davis Wood Finishes na High Solid Sanding Sealer. Tapos gagamit din tayo ng lacquer thinner at saka lacquer flow. Dahil medyo maulan ngayon, kailangan natin ng lacquer flow para hindi namumuti yung ano yung project natin, lalo na kung may wood stain. Kailangan talaga ng lacquer flow. Sa pagtitimpla ng sanding sealer, ang ginagamit kong ratio is 20% na lacquer thinner, tapos 80% na sanding sealer. Sa 1,000 liter na timpla, nasa 800 ml to, itong sanding sealer, tsaka 200 ml naman sa lacquer thinner. Tapos dinadagdagan ko na lang ng konting lacquer flow. Konting-konti lang. Tapos, since ang canister nitong spray gun is nasa 800 ml lang, tsaka hindi ko rin naman siya talaga pinupuno, ang ginagawa ko kalahati lang. So, 400 ml na sanding sealer, tapos dadagdagan ko siya ng 100 na lacquer thinner, mayiging 500 na siyang buo. Tapos dinadagdagan ko na lang ng lacquer flow, tansyahan lang, mga 5-10%. So, bago natin isalin yung sanding sealer, make sure na nahalo siya ng maayos. Ayan. Kung papansin nyo yung sanding sealer, parang maputi siya. Ibig sabihin, nahalo siya ng maayos. Ayan. Ganyan yung kulay. Kapag ka-clear yung lumabas dyan, ibig sabihin hindi pa nahalo ng maayos. Ayan. So, 400 ml. Tapos, dagdagan natin hanggang dito yung lacquer flow. Yung thinner para maging 500. Sapat naman na yung ganito karaming thinner para lumabnow siya. Kasi pagka malapot naman hirap lumabas sa spray gun Yan, haluin lang din natin ng mabuti. Ang mga spray gun naman, may kasama naman siyang viscosity cup. Parang measuring cup siya na chine-check yung viscosity ng gagamitin yung liquid para malaman nyo kung sakto na yung lapot niya o hindi. Ito kasi subok ko na tong ganitong simple. Ganyan lagi ang ginagamit ko. Lagyan ko lang ng konting flow. Oops. Malamig kasi ngayon Hindi naman talaga ako gumagamit ng lacquer flow. Pero since maulan ngayon, dadagdag ako. Ito yung a-applyan ko. Natural lang naman siya. Wala namang wood stain. Mas namumuti kasi kapag may wood stain So, okay na yung timpla niya. Lagay natin sa spray gun. Gamit nating spray gun ay inko. Set lang natin to sa vertical. Kapag ka nag-spray kayo ng mga lacquer type or kahit anong pintura, make sure na may mask, kahit yung ganitong mask lang. Pero kung may mas maganda kayong mask, syempre mas maganda. Ito murang mask lang to Pero okay naman na siya. Ito yung workpiece na na-applyan natin ng sanding sealer. Front panel yan ng soundbar na ginagawa ko. So ang gagawin nating stroke ay sideways lang, side to side. Kung napansin nyo guys, parang minsan inuulitan ko siya, binabalikan ko siya. Okay lang naman yun kasi manipis lang naman yung binubuga ng sinet ko lang siya sa manipis. Para kahit napatungan ulit, hindi siya yung basta-basta masisira yung pagka-spray sa kanya. Yung ibabaw lang yung nisprayhan ko, at saka itong mga gilid. Itong mga gilid na to, hindi ko na siya nisprayhan dahil nakalubog naman siya dito So, yun, ganun lang guys. After 20 minutes, pwede na natin itong isanding. Mataas na grit lang kahit yung iba 240 ang ginagamit, pero ako 1,000 grit ang ginagamit ko, tapos haplos-haplos lang. Hindi ko siya dinidiinan, baka mabura naman kasi yung sanding sealer, bumalik lang tayo sa kahoy. Para lang mawala yung aligas-gas, kasi kapag first coating, maaligas-gas talaga yan
After 20 minutes, pwede na siyang lihain ulit. Then, second coat. After ng second coating, 20 minutes ulit. Then, sanding na naman. Then, third coat. Final coat na yung, ano yung third coat. Then, after nun, pag natuyo, pwede na mag-apply ng top coat. Clear gloss lacquer or kahit anong, ano, pang top coat na gusto nyo. Polyurethane o di kaya varnish na natural color. Pero ang ginagamit ko is clear gloss lacquer. Pwede nyo rin siyang i-apply ng using brush. Pwede rin baby roller. Pero mas maganda kasi ang resulta kapag ka, ano, spray ganang gamit eh. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna. Sa pag-apply ng sanding sealer, 80% sanding sealer, 20% na lacquer thinner. Then, pwede kayo magdagdag ng lacquer flow para hindi mamuti yung project ninyo. Hanggang dito na lang guys. See you on the next video.